doon sa ginawang test sa inumin. Sinubukan itong ipainom sa kumplena. Ang result, may halo yung liquid ecstasy. Kadalasan itong ginagamit bilang isang rape drug at aphrodisiac. Base sa nakalap na ebidensya, sigurado kaming ang defendant kinaluan ng drug yung inumin at tinangkang gahasain si Miss Penny. At tungkol naman sa dalang armas ni Miss Penny, nasaktan niya ang defendant ng dahil sa self-defense. Malakas ang ebidensya natin. Wala na siyang takas. Masama talaga siya. Miss Penny, pumunta ka sa condo ni Sir Mark na walang appointment at walang pumilit sa'yo. Tama ba ako? Sinagot ko na yan kanina, kaya ako pumunta sa condo para humanap ng ebidensya. Miss Penny, ang tanong ko sa'yo, kung pumunta ka o hindi, yun lang ang gusto kong malaman. Sabihin mo, Miss Penny, kusang loob ka bang pumunta sa condo? Walang pumilit sa'yo. Tama, hindi ba? Opo. Pumunta ka roon na may dalang armas at sinaktan mo ang defendant. Tama ba? Nagawa ko yun dahil sa self-defense. Oo, hindi lang ang sagot. Uulitin ko ang tanong. Gumawa ka ng appointment sa defendant at sinaktan mo siya gamit ang kutsilyo. Tama, hindi ba? Uli ang Miss Penny, sagutin mo ang tanong. Complainant, sumagot ka sa mga tanong. Opo. Ang recording na ginamit mong ebidensya, ginawa mo lang yun, hindi ba? Mali kayo. Totoo yung recording. Maaari kang makulong pag nagsinungaling ka sa judge. Binabalaan kita. Objection. Pinagbabantaan ng attorney ang complainant. Attorney, maging maingat ka sa salita mo. Hawak ko ang physical examination report. At ang resulta, ang defendant ang nakainom ng drogang dala ni Miss Penny. Ang defendant ang pinainom ng droga. Walang rason ang defendant para uminom siya ng droga. Patunay lang ito na peke lahat ng ebidensya ni Miss Penny. Tapos na ako magtanong. Bakit niya binabaluktot ang katotohanan?